Hanga ni Nicole Ala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Kailangan mo nang palitan agad ang background music. Kasi horror daw to. Kasi sandali lang yung hindi horror na part. Umpisahan ko na. Okay. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga horror movies. Hindi ko alam na ang mga kwentong kababalaghan, pwede palang mangyari sa totoong buhay. Nagsimula ang lahat noong 19 years old ako. Isang araw, nakita ko sa may kusina ng bahay namin ang lola ko. Nakatingin siya sa akin at tahimik lang na nakaupo. Hindi siya umiimik, hindi gaya ng dati na napakaingay niya sa umaga. Hindi na ako nagtataka. Paano naman kasi iimik ang isang matanda na matagal nang patay? Yay! In itself, nakakatakot na may makita kang patay na. Tapos yung nakatingin pa sa'yo. Tatlong taon nang mamatay ang lola ko. Pero ang itsura niya nang magpakita siya sa akin, parang buhay na buhay pa siya. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin kung bakit ba siya nagpakita. Pero simula ng insidenteng yun, naging bukas na ang diwa ko sa iba't ibang uri ng kababalaghan. July 13, 2019. Alas 12 ng tanghali. Habang natutulog ako, para akong nananaginip. Ano? Para akong nananaginig. Nananaginip. Win-on-word. Nananaginip. Nakita ko yung sarili kong katawan na nakahiga sa mahabang bangko. Akala ko bangungot na dahil para bang naglalakbay ang kaluluwa ko. Para akong hangin na tinatangay palayo sa sarili kong katawan. Sinubukan kong kontrolin ang kaluluwa ko. Nagtangka akong bumalik sa katawan ko, pero hindi ko magawa-gawa. Nagsimula na akong lamunin ng takot. Inisip kong patay na rin ako. Pumunta ako sa mga kakilala ko para humingi ng tulong, pero sa kasamaang palad ay hindi nila ako naririnig. Sinubukan ko muling bumalik sa katawan ko. Sa pagkakataong ito, ginaya ko ang porma ng pagkakahiga ko. Awa ng Diyos, nakabalik ang kaluluwa ko sa tahanan nito. Nagulat. Sorry. Inoron Jepper yung langgam. Langgam ba? Ayoko na. Grabe. Hindi, ano promise kaya? Pagdating mo ng 45, wala na ganito. So meron ko pang 5 years. Oh my God. Grabe ka, partner, sa akin ha. Porque alam mo, matibay yung ano ko, yung puso ko. Huwag mong gagawin kay Tanghenyo yan. Kaya nga ikaw lang lagi eh. Grabe, nagulat ako. Partner, kasi alam mo, mahirap pag nagbabasa ka eh. Pag nagbabasa ka kasi, ini-imagine mo yung bawat eksena. So nung tumuro ka ng ganun, feeling ko may patay sa harapan.
Sorry po sa inyong mga tenga. Pasensya na po na pasigaw ako ng bongga-bongga. RIP na naman po ang inyong mga tenga. Alam mo, na-imagine ko talaga to. Kunyari, inabot ka ng 80 years old. Kunyari talaga. Bakit kunwari? Aabot talaga ako ng 80. Ano? Tapos yung pag ginugulat ka ng mga apo mo. Trending ako lagi. Di ba may trending na gano'n? Yung lola na lagi nagugulat. Mali-mali. Oo. Grabe sa mali-mali. Gulat lang ang pag-uusap natin. May mali-mali na part na. Di ba yung mga tatanda pag ginugulat sila? Meron akong ano yung... Ay, kabayo na sila sa kumain ng gulat. May ganyan akong tita eh. Kabayo. Ang dami niya sinasabi. Ayun, kay kabayo na dula sa gulay. Ano, matumutan sila. Oo, ganun. Nakakatawa. Na-imagine mo ganun ako. Oo, mukha. Pambihira. Tama na ha. Okay, sige. Na-achieve mo na, di ba? Happy na, happy na. Sa pagbabalik. Okay. So, ayun na nga. Sinubukan ko muling bumalik sa katawan ko at sa pagkakataong ito, ginaya ko ang porma ng pagkakahiga ko. Awa ng Diyos, nakabalik ang kaluluwa ko sa tahanan nito at nagising akong hingal na hingal. Kinagabihan ang tulog na ang lahat. Nanatili akong gising dahil natatakot akong baka maulit ang masama kong panaginip. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Napaisip ako, sino naman kayang mambubulahaw sa dis oras ng gabi? Ang nanay ko ay isang albularyo, kaya inisip ko na baka ang kumakatok ay magpapagamot sa kanya. Binuksan ko ang pinto at nanlaki ang ulo ko sa aking nakita. Ay. Takot naman. Tinitignan ko kayo, baka mga tulad kayo. Alerto na. Napraning. Bumungad sa akin ang isang matangkad na lalaki. Matulis ang mga tenga, singkit at mapula ang mga mata. A K-pop? At, or adik lang. At may sungay na sinlaki ng hinliliit ng tao. Hello? Parang mas malaki yung sungay mo, Bart. Sa wala sungay panis yan. Magkabukol yun. Magpapagamot sa nanay mo. May bukol. Makasungay naman agad to. Bukol lang yan. Kasi sungay na sinlaki ng hinliliit ng tao. Para maliit. Kasi yun, nakita ko yung kid super eh. Downline ko yan. Ako yung apply niya. So mas malaki sa akin. Nakakaloka. Hubot-hubad ang lalaki na mapulang-mapula din ang katawan. Nilalamon na ako ng takot pero pinaglalabanan ko ito. Ito nakaka-lurk eh. Hinawakan ako ng lalaki sa braso ko pero nagpumiglas ako. Maya-maya, bigla na lang siyang nawala. Pero nagmarka sa braso ko ang hipo niya na parang paltos. Kinabukasan ay takot na takot akong nagkwento kahit kanino. Nang mapansin ng nanay ko ang paso sa braso ko, sinabi ko na lang na nadikit ako sa kaldero. Makalipas ang 3 araw, isang mag-asawa naman na may matutulis na tenga ang lumapit sa akin. Sobrang puputi ng kutis nila. Kakaiba sa normal na taong itsura nila. Habang papalapit sila sa akin, ay biglang may batang sumulpot sa tabi ko. Kamukha nila ang bata na matulis din ang tenga. Laro tayo, ang sabi ng bata. Sinong kaya? Pamela one. Sa takot ko ay tumanggi ako. Nang tanggihan ko ang gusto ng bata ay biglang nagalit yung babae. Nagtayuan ang mahabang buhok nito na parang sumabog sa ere. Uy! Parang patay! Patay yung ilaw! Pero pili kami nakatingin sa akin. Napadasal ako sa sobrang takot. Inantay ko na lang silang maglaho bago ko muling idinilat ang mga mata ko. Simula noon ay nilisan ko na ang probinsya namin at minabuting dito na lang sa Maynila, manirahan. Pero kahit nandito na ako, ay sinusundan pa rin ako ng kababalaghan. Hindi ko pala sila kayang takasan. Pero ang mahalaga ay hindi pa rin ako tinatakasan ng aking katinuan. Ako po si Dan, isang tambalanista, at ito ang true horror story ko. True story. Ayan.
Dan, sige, enjoy ka lang dyan sa bahay niya. Huwag ka muna pupunta dito. It's okay if you don't visit. I know you're busy. Kailangan marami kang mga gawin to keep you busy. Huwag kang dumalaw. Nakakatakot kasi baka mamaya, Dan. Uh-oh. Hindi kasi, di ba, minsan, it's about the area. Minsan, it's about the person. And in the case of Dan, it's about the person. Hindi yung probinsya yung may problema. Hindi naman ang problema, pero ikaw yun. Ikaw yung open eh. Tama. Ikaw bukas yung parang, mata mo. Tama, parang portal ka nila kasi ikaw yung nakakakita. Alam kahit din lumipad ka na ng lugar. Alam din kasi ng mga elemental kung nakakakita ka kaya lumalapit sila sa'yo. Yung iba humihingi ng tulong, yung iba gustong makipaglaro. Yung takot, nagpakita sa'yo yung ano mo, yung lola mo, no? Ano ibig sabihin nun? Diba? Naku, partner, may lola. Pakilala mo ako itang henyo. Ay, alam mo, ayoko pa rin ikaw mamit. At lalong ayoko mamit yung lola mo. Ikaw, tanghenyo. Up to you. Yung type mo, tanghenyo. Nakakatakot. Crush ko si tanghenyo. Kalala mo ako. Hindi, baka ano, baka may, yun yung pamana ng lola. Kasi sa kwento niya, simula nung nagpakilala yung lola niya. Yung nagpakita. Oo, ang dami ng ano, nangyari. Ay, sa bagay, di ba may ganun? Di ba may kwento kong ganun, partner? Yung kailangan may ipamana na bato or kailangan mo pinapamana yung may ganun, di ba? Anting-anting nga. Oo. Malay mo, di ba may anting-anting pa rin lola mo. Diba? Kaya sa'yo, tsaka lahi sila nang manggagamot. Oo, kasi nanay mo, albularyo. Alam mo, eventually masasanay ka na rin. Parang kaibigan natin si Nick Nangit. Yung eventually nasanay na lang siya. Kasi siya maski sa aeroplano, may kasabay siya sa ere. Hala? Sa labas, pag tumingin ka ng clouds, di ba? Titingin ka, clouds. Picture, picture. May mga kasama siya. May mga lumilipad-lipad din. Oo, may mga ganun. So eventually, nasanay na lang siya. Minsan may duguan siyang katabi, ganyan. So ikaw din, Dan, eventually, sakay ka diba, ng bus ng MRT. May kasabay, may kasama ka. Oo. May kutsilyo din siya. Oh my God. Ay, nako. Pero yung mga kwento niya, hindi nalalayo sa mga ano, mga nangyayari sa pelikula, no? Mm-hmm. Yung mahabang tenga, tapos yung mga sumasabog na buhok, pag nagagalit. Alam mo kung ba't ako natakot? Kasi kakapanood ko lang sa Netflix nung Lights Out, napanood mo ba? Di ba? Nakakataranta siya. Nakasakit na sa puso. Nakasakit sa tiyan. Di ba yung ano, sa dilim lang siya lumalabas. Sa isang itsura niya, na unang itsura niya, doon yung nakaupo. Yung nakaupo siya, tapos itim, tapos, ay, Diyos ko lang. Iba, iba talaga. Yung, parang pang pelikula yung dating eh. Pero huwag mo namang lahatin na, no, Dan. Balay mo yung kumatok sa'yo, nag-trick or treat yan. Correct. Lalo pat malapit na. Dahil binigyan mo na lang ng candy, di ba? Para hindi nagalit sa'yo. At sana hindi rin, ano, it will not worsen. Mm-hmm. And if you feel that it will worsen or parang papunta na doon, eh, nai-kukonsulta ka na sa mga professionals pagdating sa ganyang aspeto. Para siguro mag-guide ka na rin, kagaya sa tama, grupo nila, Nick Nugget, ganun. Kung ano yung tamang gawin, paano ba sila makausap. Paano mo i-handle yung ganyan. Kasi hindi yan... Kasi may science din sila sa ganyan. Pinag-aaralan nila. So far sa ating tatlo, wala pa naman naka-experience nung ano. Sino kayang unahin? Partner, sino kayang lalapitan? Yung gulatin mo nga lang ako, di ba? Paano pa kaya pag nakakita na kaya? Ka, no? Totoo. Grabe, oh my gosh. Hindi ko alam. Ako sa elevator, ako takot na takot eh. Feeling ko lagi may sumusunod sa akin pag lumalabas ako. Dahil sa the eye. Oh. Yung pinipilang the eye, di ba? Yung mga ganun paglabas ko, lumilingaling ako palikod eh. Oo, feeling ko may sumusunod sa akin. Nakakatakot. Well, anyways, more of katatakutan dahil pa-October na po. Yes. Ang bilis, no? Okay, parang kailan lang. Parang kailan. Ang pinakamatagal talaga na dumaan ang buwan yung Agosto. Oo, parang ang haba-haba na August. Pagdating ng September, ang bilis lang. Kasi ano na, patapos si September. Patapos na siya. Hindi natin mag-Halloween na. After Halloween, ito na. Talagang Paskong-Pasko na. Sa mga malls, Christmas na eh. Ang dami na talaga. Pasko-Pasko na talaga. It's the season to be jolly. Fa-la-la-la-la-la-la. Dead man na tayo sa mga nakakatakot. Ayaw natin ng mga ganyan. Ipag-pray mo lang. Kapag nakakakita ka ng hindi maganda o hindi ka aya-aya sa paningin mo, magdasal ka, lalayo din sila.
lulubayan ka din nila. Yan naman yung ginawa mo nung una, 'di ba? Mm. 'Di ba nagdasal ka tapos nakabalik ka naman doon sa katawan mo. Akala ko nga doon nung nakabalik na siya sa katawan niya, babalikan niya yung mga hindi pumansin sa kanya. Oo nga. Wala kaya kayo. Pero yun yung pinakamasaklap na feeling, no? Yung sigaw ka ng sigaw tapos hindi nila naririnig. Oo. No, diba? Sa panaginip nangyayari yan. Oo. No? Oh, oh. Well, at saka magpasalamat po tayong lahat na nagigising tayo mula sa isang masamang panaginip. Diba? Tama. Kulimbawa, binangungot ka kagabi tapos gumising ka ngayon, napakaswerte mo. Diba? Totoo yan. Bless ka, ibig sabihin eh. Talagang may mission ka pa ngayong araw na ito. Tama. So dahil may mission ka pa ngayong araw na ito, be kind, be tama, good, be helpful. Diba? Maging matulungin. Yan. Tama yan. So, Dan, good luck sa'yo. Usapan ng natin yan na... Huwag kang pupunta dito. May banta. Nakaban. Alam naman namin na tambalanisa ka namin. Pwede naman tayo magmahal online. Yun na lang ang masasabi ko sa iyo, Dan. At kung meron din kayong kwento katulad nung kay Dan or kahit hindi nakakatakot kayo ng kwento yan na feeling nyo burnayable. Yan. Pwede nyo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, basta send nyo lang. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Ito, singit ko lang ito sa pinag-usapan natin kanina. Nasakit kasi si Salome, nag-message na kung pwede daw manawagan ng sa lahat na doon sa supplemental polio vaccine na ipatronize ng mga magulang. Kasi nakakatakot daw talaga ngayon yung pagbalik ng online polio. Online pa ba siya? Nandiyan pa ba siya? Kasi may mga magulang na nagtatanong kung naka 6-in-1 na, yung DPT chemism. May ganun kasi. Pag ina-explain kasi ng doktor, oo na lang ako na oo. Opo. Ang hirap i-memory sa mga terminologies nila. No? DPT, Shaman, Kenneth. Ganon. Dapat ba magpa-ano supplemental pa? Ganon. May follow up. Oh, basta maging ano, basta visit your pediatrician. Oh, magtanong kasi, kayo. Magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Pang polio ba? Corny. Sino ba yan? Hindi ka nga namin pinigilan eh. Mas magkakatakot yan. Hinayaan ka lang namin. Mas gusto pa nga namin yung mas mahaba. Also, please, lapitan ang inyong pediatrician. Wag pa nga, paano? Sige na, pa-discover ka. Okay lang ba? Isa ba? Nandito na ako eh. Yung may falseto, ha? Again, siya may vibrato. Ganyan. Again, mga mommies, wag mahihiyang magtanong. Pang polio ba? Ito. Yan. Malay mo, baka kunin ka ng DOH. Oo. Oh. Sir. Isa pa, galingan mo. Gusto ko maging endorse ng DOH. Pangit yung unang dalawa. Ay. Yung isa pa. Mga mommies, inulit nga. Uto-uto ka talaga. Inulit nga, parang tanga. Hindi, pero magtanong. Huwag magre-rely sa, yung nababasa nyo lang sa mga thread na mga mommies, ayan, yung mga ganun. Mm-hmm. Minsan kasi mas nakakalito yun kasi, of course, iba't iba na opinion. So, you only listen to people you trust. Yes. Yan. So, kung yung pedya mo, hindi naman lima yan, o di ba, kung isa or dalawa, tanungin mo sila. Tsaka, huwag nyong iasa kay Google yung mga, wag. Ang daming, actually, ano, mga fake news, ang daming hindi naman minsan, totoo. At saka minsan, yung WebMD, kalaban niya ng mga tunay ng mga doktor eh. Kasi ang ending, kapag ka pumunta na yung pasyente sa kanila, mas may alam na yung pasyente. Kakabasa, di ba? O so, kukonsulta po tayo dun sa dalubhasang nag-aral, pinag-aralan yan, ha? Tama. Huwag mahihiyang. Hindi napigilan. Pang polio pa ito. Hanggang pagpasok niya ng office niya, magagawin niya ulit yan. I-record pa niya yan mamaya. Itatanong ko sa boss natin, sir, pwede ba to? Hi, nako kabisyo. Sana po'y okay sa alright ang iyong buong araw. Kung ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang mag-alala, lilipas din yan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Congress Juper. Na nagpapaalala, huwag mahihiyan. Pang polio na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!